Okay lang, so Dark Knight, pagka Dark Knight falls, hindi mo alam, baka may tumatama na sa yung Meteor Shower. At kaya nilang ma-burst yung Uranus. Ayan eh, yeah. May crit sila, may damage output pa sila. So, yun lang naman yung problema sa Uranus eh. Kailangan mo talaga ng burst na hero. Mm-hmm. Ang damage. Mm-hmm. Pag mabigyan ng chance na maka-regenerate eh. Ganon, oh, diba? Sagutin mo na may hinder rin. Kanina so, nung sinabi, sabi walang pang tank, no? Ngayon ang solid nung frontline. Hilda. So, may Hilda, may ano ka, Katakacha, may Uranus ka pa. Kompletos Ricados eh. Parang gigil pa rin eh, no? Sumobra-sobra din eh. Oh, Brusco boys eh. Brusco boys men eh. Jumbo day eh. Pero makikita natin ha, tabla pa rin ang laban. Chang'o, ano to, Chang'o purple, tas ibibigay nila yung, men, ah okay, akala ko, Popol and Koopa Marksman to, Hellcurt pa rin ang pinapalakas nila. Ayun nga, kumasok ng Hellcurt dito, Deadly Poison Stinger, Meteor Shower, si Trimar ay tatakbo lang, meron mo siyang dash out, nakapag-dash out, pero hinabot siya ng push hit! Yeah. Welcome to Calamares City, pero boy pa rin, si Trimar, Jester doesn't have the fatal links to get Trimar. Yeah, and in my opinion, medyo hindi nasulit yung stall na ginagawa ni Trimar doon. Parang pumuesto-pwesto pa ng konti yung Iphios Esports, very much willing to take the fight. When in fact, they could just really utilize the Uranus, no? Na ano, na talagang pakuha ng attention ng Team Chik, which is kinukuha din ng team, nakukuha naman talaga yung attention ng Team Chik doon. And that's the problem. Tas kanina, na-deny pa yung si Aji, na-deny pa yung carry ulit ng coin doon ng ano din, Tabs. Oo nga. Pero sa akin okay lang eh, kasi kahit paano may onting delay sa side ng Team Chik. But then again, hindi nila na-punish yung delay. Oo, hindi. Tumayo-tayo yung Iphios eh, dun sa may side brush. Oh, thinking na they can surprise Team Chik dito. When, alam naman natin eh, given natin na kapag mga ganitong level of play, na-seasoned na yung mga teams na kalaban mo. And if this is the case, no, with the way these rotations are done, well, they're gonna be not trading that. So, mukhang okay lang din sigurong mamaalam si Trimar doon. Uranus naman yan eh. Pressure will still continue on that guy despite a few deaths early on. There you go. Na-pressure na nga siya dito at nabasag na yung top lane. Basag na rin yung bottom side. Pero mukhang sabi ng Team Chik dito, kailangan na natin magsama-sama. This is a Hellcurt with an execute pala, pare. So, hindi siya yung usual Hellcurt ngayon na setup nung Petrify tapos Deadly Poison Stinger. Ginagawa niya dito is execute lang to burst para mapatay talaga yung Uranus at saka yung Hilda. Yeah. Kailangan nila eh. Oo. Tsaka meron naman silang Chango din eh for the early DPS eh, di ba? Pero eto lang, ang dami na nilang nabato. Buti nilang na-score dito na Team Chik ngayon. Yung Turtle, mga kaibigan. Trimar again, getting that attention dito pula sa Iphios Esports. Nasa ng parsa natin, wala pa. Yaji with the pre-hit lane. Si Jermenex can be the front line as well. The Hilda na maalam, double kill. Pansin si Yaji, chase down dito ng Chicho Dog and that's it. That is actually a 5v2, 5v3. Pero tol, pansin ko, naaurahan na itong Iphios. Naaurahan na yung Iphios. Men, ang ganda pala ng combo ng Chang'o sa isang Atlas at saka Popolin Koopa. Kasi yung Atlas, yung passive niya, yung kapag limanabas yung Frigid Breath, may super slow eh. So habang inaabol ka nung Vinegar Pusit, tatamaan ka nung ano yung Meteor Shower, madali kang masyushutan ng mga ano. Vinegar Pusit. Oo. Ng Meteor Shower. Si Atlas, Vinegar Pusit. Well, yeah. And the idea here, ironically, no, I keep on mentioning na parang wag nyo banatan ng tank. Pero ang Chang'o ang ganda sa tank eh. Kasi ang bagal ng mga tanks inherently. Tapos nawawala yung kunat ng tank kay Chang'o talaga. Kasi kapag salo naman lahat ng tank, yung damage ni Chang'o, hindi na siya makakapag-tank para sa iba pang mga bagay, di ba? Correct. Hindi niya mapaprotektahan yung iba ng mga teammates. And ang ikli kasi ng ult, ang ikli ng cooldown ng ult ni Chang'o. Ayun, oh, speaking of tank, ayun na nga, pinaulanan niya na ng mga seasoning. Si Chang'o, ladies and gentlemen, even having the turtle buff as well. Pabo will try to go one-on-one with Aji. But Aji will get that victory, but it doesn't change the fact, Shinbu, na ang Team Chik ang nanguna sa laban na to. Ayun na yung setup from the Hilda and Arteezy going in for the Feather Airstrike. Medyo confusing ang mga nangyayaring skirmishes ngayon, Kuya Shinbu. Mamatay ata si Arteezy dito, pero feeling ko Team Chik pa rin. That's really focused. Parang lamang eh. Hindi lang lamang na talaga, paring Manjin. Parang nagka-aurahan, no? Pero malay natin, baka may mistake din na may commit dito.
yung Team Chik. And we are observing the gold lead. It's 2,000. It is a good lead, no? Early on. Pero not something na, alam mo yun, parang forever naman na mag-i-stick. Pwede pa rin mabawi talaga. Depende sa third transition. And Aji naman is not, ano eh, dying eh. Oy, Dark Essence. Oy, nako, Avatar of Guardian. Naset upan dito yung parang Atlas natin. Oy! At, ayun yung Meteor Shower sa likod. Pero yung DPS damage, Deadly Poison Stinger getting 2. Yun yung unang patay dito ni parang Set. At nakakuha pa siya ng pangalawa. Oh, actually, so may pinaharapan na. Yeah, he's kiting back here. Hotdog, habol doon. Aba, Phantom stepping in. Hagip pa, double killing. Ayun si Aji, Tol. Tol, relax. Relax lamang lang, tayo, sabi ni Aji. Kalma. Kalma, eh. Pero kanina saya po siya niya. Hindi siya relax, ha? Or feeling ko hindi siya... Hindi siya inanohan, hindi siya binakapan. Feeling ko okay lang binakapan yung Hayabusa na kanina. But on the Gillette instant replay, can I actually look here, no, na Aji has been not a really target here ng Team Chik. I think Team Chik now keep on sticking on the idea na malambot yung tank na yan, kaya natin patayin kahit ignore na muna natin yung carry. At nabasa siguro to ng carry on the idea na he became really aggressive. He was even part of stepping in just to tag the PNK. Actually, pareha sila naghabol eh. Yung dalawang teams. Pareha sila nag-gabol kay Shinbu to the point na pwedeng napapanish na yung pag-gabol nila. Pero mukhang eto na. Eto na nga, lumabas na yung Vinegar P. Oh, fataling sa tatlo pero mag-isa lang siya. Super stable na dito. Pero ako di... Ang kulit ni Gax, Tol, sinayawan si RTC sa harap. Sinayawan niya yung ano, sinayawan niya yung Feathered Airstrike. Ang problema, within melee range siya nung ano, nung Energy Impact. Yung ano ni Par, yung buga pa rin ni Parsa. So, yun yung pumatay sa kanya first kill ni Parsa. Map D din yun. And also the curse scroll down for the stun. At biglang nag-escalate na nga to. Pero look at that. We got Set as well doing his jump onto the top lane side. Pumresure. Pumasok. Si Chester doon. Nagdala ng Meteor Shower ngayon. Kasama din yung ating Chago. Habang si Set na nga 3 hit na makakuha ng inhibitor turret dito. Double kill. Uuwi yung Parsa natin. Pero I think hindi niya na maaabot ng kanyang mismong inhibitor turret. May iwanan si Lotus dito dahil wala na silang no choice. They lost an inhibitor. Sinahay ko, pero alam mo, Tol, medyo fights and decision making are all over the place. Yun lang yung napapansin. Oo nga eh. Parang bawal. Parang pareha sila nag-aano eh. Pareha silang may coach. Pero ang sabi ng coach ng Team Chicks dito, sabi, oh, push ka lang ha, push lang ako. Oh, clash nyo. Ganun yung nangyari ko yung Shinbu to the point na nakabasag ng libre. Si kaibigang Sent sa top lane. Sent, 5-1-2 na. Parang feeling ko Iphios kaya nila to late game kasi carry pa rin sila. Pero look at this pare ha, Thunderbelt yung carry. So medyo, even though may proc ng damage pa rin yan, yung maganda kasi sa ano, sa Endless Battle, meron kang kahit potential eh dahil dun sa isang component, yung pwede kang bumilis. So hindi ka makakatakas kagad. Alam mo yun, parang at least ngayon pabuo niya na. So medyo magiging okay pa din. So yung damage pa rin ng Iphios eh, okay pa din. So even though basag yung top lane nila kung yung Shinbu, parang hindi pa rin to tapos eh. Yeah. Parang kaya pero, pa. Pero Tol, Thunderbelt priority sa carry ah. Dinelay niya yung kanyang Endless Battle dito. Ayun well, ma-unlock naman. He needs to utilize that. He needs to become more aggressive now. Kasi may durability kasi tanky siya eh. No? Oh. Pero, ewa, ako I feel like na, buo na eh. Nabuo na eh. Mas maganda sana kung talagang gumamble ka na muna on putting that damage. Maybe yun na nga kailangan ni... Medyo may pagka-solo build yun eh. Parang solo player na eh, na hindi ka umaasa sa teammates mo mapoprotektahan ka, kaya nagpakunat ka. Parang ganun. And, kaya medyo ganito yung tono ko, guys, no? Kasi ang inoobserbahan lang din natin dito, hindi lang basta yung panalo eh. Hold that thought, okay? Set here, receiving some burst. They will advance, pero napaka-narrow ng corridor na yan. They can be stopped there by the Parsa just with a curse crow. Pero yun, bakit ganito yung tono, Tol? Kasi hindi lang naman panalo sa main qualifiers ang dapat yung panoorin, mga kababayan, no? Kailangan mo rin obserbahan talaga, do these teams deserve to get into the MPL? Parang, may tanong eh, hindi lang naman panalo-talo yan eh. Parang may tanong din eh, sa ganitong laruan ba, sa ganitong klase ng laruan, decision making, tinitingnan nyo yung bawat players. Pag MPL ba talaga to? Parang gano'n, diba? Kalibre eh, no? Kalibre. And yung pagkakaroon ng mga fights all over the place, makikita mo eh, no? Makikita mo eh. Yung ano, ano yung pa eh, no? Parang bits pa eh. Bitin ba? Pero of course, remember that the series is not yet over. Let's see if we will see a moment of greatness and a moment of being legendary mula sa mga players natin. Just in the middle!
Napakaganda ng pitas doon mga kaibigan, pero ito na ata yung perfect meteor shower. Pero sila paring Lotus ay makunat-kunat pa rin. Hindi na matay, tumama second skin dito. Pero si Seth, ala po! Pumasok mag-isa! With the DPS bawas! Ngayon, ayun yung sinasabi nating Avatar of Gungeon. Mahuli ata dito sina Hotdog! Hotdog, Hotdog, Hot Diggity Dog! Nemao will take the pick-off! Tatlo matitira di, actually tatlo pala ang patay dito sa Titans. Team Chik, and mukhang libre ata to para sa Iphios. Mukhang comeback, Kweshin. Oo, kita si Chango doon. Sumayaw-sayaw si Kax. Dapat kanina pa siya nagtago actually sa may side brush, mga kaibigan. May idea si Lotus na pwede mag-ultimate si Kax doon. But let's see here. Chester in the middle. But Aji here in a top position. Tapos gusto siyang patamaan ang meteor shower na i-secure pa rin ng blue side team ng Iphios Esports. Yung ating Lord lang din. Pero hinahabol siya yata ng Calamares. Vinegar Pusit. Nagaya ko na paring margin. Mar 3 dito. 3 mark pala. Jester naman ang mababati niya. But I think that should be it. Wala na ring objectives na pwedeng ilabad dito ang Team Chik. The Lord goes into the hand of Iphios Esports. Tol, yung split push ni Seth kanina ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo pa rin. Ibig na problema yung Iphios Esports. Yung butas na inhibitor turret setup. Ang laking problema nun para sa Iphios. Kailangan din kasi nila yung far support na spam eh. So may persang far side dumipensa. Pero feeling ko dapat yung Uranus na lang. Yan o, si Tremor. Yung dumipensa dahil sa defensive output niya. 12 to 14 pare, di pa tapos. Pero may chance kasi yung Team Chik mag all in. Na feeling ko kasi ano eh, nagkakaroon din ng miscom sa Team Chik kung ano eh. Kung sino yung tatargetin, kung papasok ba o hindi, parang nasa call eh. Di ba parang masyadong malalim minsan yung pasok ni Saint kanina. Yung ganun, tas wala na palang mga follow-up skills. Feeling ko may ganun silang dilemma na pwede nilang solusyonan sa next few team fights kung sino ba yung magiging main target. Well, ito, Well, at least si Aji, alam mo yun, na is failing, is getting the pre-hit, and the air is doesn't like Sent to able to tag Aji here. Pero they can macro this eh. That's the thing. Monster kill already. Online pa rin yung Parsa. Lapit si Aji dito. May natot pang nagawa. Tabu here is gonna be going down. Jester also tries to put the lay down ng kanyang fatal leaks. Yung damage na mayat na yung stars. Mimaw makakataka. Super kill and double kill secured by Gax. Ayun na nga. Uy, yung sa mid. Yung sa mid. Macro talaga. Sabi na, yan, macro na, macro gamers na, men. Even though mega kill si Aji, sabi ng Team Chik, tama na. Ayaw na namin lumaban. Alam niya na eh. Alam niya na. Kahit ano, ang makulit dito, split push na Hellcurt. I mean, wala naman talaga choice. Yun yung pinakatama. Pero ang medyo nakakatuwa lang dito, hindi magamit yung execute. Panglasit na lang yan mamaya. Ipe-ever mag-clash. Ayan yung ano ngayon, kakaibang approach. Parang, sige, split pushin mo. Splitin mo, tol. Oo. Splitting. Well, nagiging effective naman kasi yung Iphios, si Kari lang din yung damage nila eh. Yung Parsa kailangan makaseta, pero paano kung maiwasan na yung Parsa? All goods na. Buhay na ang Team Chik. Malupit so ngayon, Kung magko-command ka, tol, sa gitna, ano, ng kunyari magko-coach Gamol ka, ano, sasabihin mo, split push sa gitna. Oo. Split push pin mo, yung sa gitna. Split push. Ayan, the thing here is that equipped naman yung Iphios Esports na lumaban. Ang curious ko lang, knowing the capabilities nitong two teams, hindi ko masabing confident ako ng Iphios Esports mapupush nila yung inhibitor turret. Mahirapan sila dong. Ang dami kasing units ng Team Chik. At saka ang kunat. Even though may napilitan pa yung par si RTZ mag-divine glaive dito para madagdagan yung proc ng magic. Sila yung nakakapag-push dito pero sila yung nadadaan sa macro eh. Pero tingin ko, Shin, natuto na rin yung Iphios eh. Parang sabi ng Iphios, kami din, Kuya Shin, Kuya Manjin, magmamacro na din kami. Ito na oh, hindi na kami pipilit ng clash. Ayan, nag-1-2-2 nga sila ngayon eh. Or minsan 2-2-1 na mag-isa na lang si Tremor dito. Actually, okay na yung Uranus na yan eh. Online na yan eh, no? Grabe naman pressure yan ng side lane. Pero ito yon, ang mangyayaring next 5-8 point ng larong to, no? Would be the Lord. 15 seconds ba pas yung Lord, mga kababayan. And the idea here is that baka yung Team Chik, ikakapitalize talaga ng Team Chik. Tingnan mo ngayon, si Seth, nasa top lane na. Kasi magsisimula na yung Lord fight. Ilalaban ito ng Team Chik 4v5. Ang Iphios Esports, tingnan natin kung mag-a-adjust. Andun na si Aji. He will go for the Lord. Pag tumunog yung Lord, kukomit na si Seth na mag-push din sa may top.
Pero may paggabi, medyo alam din to ng Iphios Esports, kaya binabox out na nila. I think nag-lord na ata yung carry dito, pero basta yung We Are Angry, that is going to be the knock of the Parsa. Lumipad na siya with the wings by wings. Yung lord, umatake pa rin dito, pero apat na dito side ng Team Chik. Papasok Jester dito, ayun na, inakap mula sa lord. Kalati na, actually, mamatay na ata yung lord dito. Oh, Fatal Leaks, patay ang Jones, pero mukhang okay na. Dali. Parsa dito ay maubos na din. Tatlo ang nawala sa Iphios Esports habang si Sid tinasayko lang sila sa taas. Aliyup technique. Uranus is alive pero mukhang nadaliwap. Thunderbelt delayed damage sa item. Delayed damage eh. Because of that, hindi ganun kabilis yung pagkuha ng Lord. Although may durability yung carry, hindi niya kaya sanang i-1v1 yung Lord. Kung ako i-1v1 ko yung Lord, I would lean more not on tankiness but more on damage. And yun yung kinapitalize ng Team Chik. Dumiretso lang. Ang pinalapit lang ay si Jester and si Pabu. And that's it, ladies and gentlemen. That's the rule of MTL talaga. It's mistakes are unforgivable. And yeah,